Hey, what's up, Ethical Nation? This is Carl Serrano and this is Sir Edison Victorino. Siya yung top one ng aming company, GFAX International. So, ngayong gabi na to, inimbita ko siya para interviewin kasi medyo maganda itong topic na to and mas maganda na sa kanya manggagaling dahil credible siya. Okay, so magiging topic natin tonight is ano yung 10 tips na maibibigay ni Sir Edison bilang isang top earner, hindi lang siya basta top earner kasi top 1 siya ng buong company namin, para sa mga networkers na katulad natin na gusto rin maging top earner at ma-achieve yung mga goals natin. So, without further ado, so i-welcome natin si Sir Edison right now na mag-share siya ng 10 tips na ibibigay niya sa atin ngayong gabi. And make sure na mag-take down kayo ng notes kasi for sure hindi nyo ito maaalala. Okay, so yun, Sir Edison, salamat sa time. Welcome. Okay, salamat. So, salamat sa pag-invite sa akin dito sa iyong video vlog. Ayan, so, okay, great day sa inyo lahat. And alam ko marami sa inyo nagtatanong, di ba, paano ba maging successful sa networking? Ano ba talaga yung sikreto? And paano ba talaga lumaki yung income dito sa ganitong industriya, no, sa ganitong negosyo. Okay, magbibigay lang ako sa inyo ng 10 tips. Itong tips naman na to is based din sa experience ko kung paano ako kumita ng multiple 7-digit income sa ganitong business. Okay? So, yung unang tip na maibibigay ko sa inyo, so syempre, unang-una, kapag sumali ka sa isang networking, ito, importante ito, dapat meron kang vision. Okay. Ano ba yung vision na meron ka? Ano yung nakikita mo sa sarili mo? And magkano yung gusto mo talagang kitain at marating sa ganitong industriya? Okay, so dapat ngayon pa lang nakikita mo yan. Kasi kung tinitignan mo na kaya ka sumali para meron ka lang part-time income, kaya ka sumali para lang may pambayad ka ng mga juice bills, pambayad sa utang, medyo malabo ang success mo kung yun lang yung nakikita mo. Okay? Siyempre, kung sa isip mo part-time income, part-time income lang talaga ang makukuha mo. So, kailangan meron kang vision na nakikita mo yung sarili mo na kikita ka ng million. Okay? Nakikita mo yung sarili mo na magrarang advance ka sa company. Nakikita mo yung sarili mo na marami kang payayamanin. Nakikita mo yung sarili mo na kahit anong hirap, itutulak mo yung sarili mo para maging successful. Kahit anong hirap, hindi ka mag-give up. Okay, so dapat nakikita mo yan. Yan ang pinaka tip na number one tip na mabibigay ko. Kasi kung nag-start ka sa negosyo ng walang vision, give yourself 3 months. Alis ka na sa negosyo. Magkukwit ka na. Sasabihin mo, hindi para sa akin ang networking. Sasabihin mo, kagaya lang siguro ako ng iba, baka balik na lang ako sa buhay empleyado o balik na lang ako sa buhay mahirap, no? Kaya importante, kahit na wala ka pang pera ngayon, makita mo na yung sarili mo na magiging successful ka. Makita mo yung gusto mong marating. Okay? So yan yung unang tip. Pangalawang tip, dapat meron kang goal na may mga taong payayamanin ka. Meron kang goal na makatulong sa mga tao. Kasi ganito yan eh. Sa negosyo natin, kung meron kang na-create or meron kang makikreate ng mga magiging milyonaryo, dyan magsisimula ang maging stable ang income mo. Kaya bilang network leader, kapag meron kang 10 milyonaryo sa frontliner mo, I'm telling you, magiging steady ang income mo. So yan yung yung pangalawang tip ko. Okay? Pangatlong tip, dapat lagi kang nagre-recruit. Ayan, no? So hindi mawawala yan. Ganito lang yan eh. Ang isda, ano ang trabaho ng isda? Di ba lumangoy? Lumangoy na lumangoy. Ganun din tayo mga networker, no? Ang trabaho natin, i-introduce yung product, i-introduce yung business, magpalaki ng organization, mag-train ng tao. Sa pag-pay-in pa lang, hindi doon natatapos ang trabaho natin eh. Kapag nakapag-pay-in ka, yun pa lang ang simula ng trabaho natin. Okay? Kaya bilang networker, ang trabaho natin, so parang HR ng isang company. So you keep on recruiting. Okay? Ayan. So tip number 4, para naman ito sa mga taong talagang tight budget.
Okay, para ito sa mga taong magsisimula na talagang yung pinang-payin nila talagang pinag-ipunan lang nila. So ang maya advice ko, unang-una, at least kapag nag-payin ka, subukan mo is a portion of the product. Para alam mo lang kung paano ikakwento, so aralin mo talaga yung ano, yung product. And kapag wala kang panggalaw, you move the product, you sell the product. Walang masama magbenta, okay? Ang masama, yung umuutang ka para lang may pambayad sa bahay, sa upa mo, sa kuryente mo, which is dapat ini dapat inuutang yan dahil responsibility natin magbayad ng ano, ng monthly dues. Kaya kung wala kang panggalaw, okay? So you dispose the product, you move the product, you introduce the product. Kasi kung minsan kapag inintroduce mo yung product, may mga tao kasi na hindi na hindi mo makuha sa comp plan, pero makukuha mo pala sa product, napapapayin mo, okay? So kailangan gamitin mo rin yung avenue na yon, no? Okay? Tip number 5, dapat willing kang magturo. Okay, so aside sa pagre-recruit, dapat nagtuturo ka. Okay, hindi natin trabaho na after ma-pay in, so goodbye na, bahala ka na, kumuha ka lang ng dalawa, dadami na yan ang kusa. Ang susunod kasi na trabaho natin pagka-recruit, train. Okay, build leaders. Okay, andun ang stable income, nasa leaders. Okay, so that's number 5, no? Sorry, medyo nalito ako. Okay. So, okay, tip number 6 na, no? Okay. Tip number 6 ganito. Always keep your downline. Okay, so keeping. Ganito lang ang networking. It's a combination of barkadahan and negosyo. So, ito yung may negosyo na hinahaluan mo ng barkadahan o barkadahan na hinahaluan mo ng negosyo. Kasi ganito, kung purely business ka, walang relational, madali ka magkakaroon ng ano, ng attrition. Okay, so kumbaga, okay na lahat, kumikita, pero wala namang kayong connection. So, mataas ang attrition niya, no? So, dapat combination niya. Ngayon, pag puro barkadahan naman, okay, punta kayo sa office, kwentuhan na lang, power doon, pero walang production, hindi ka rin nagbe-business doon, bumabarkada ka lang. So, dapat ano, balance. Business, at the same time, barkadahan. Okay? Ayan. So, tip number 7, ito yung mabibigay ko rin advice, no? Kapag kumita ka, okay, kapag kumikita ka na, i-reinvest mo yung kinikita mo sa networking business. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, kung ano yung networking company na hawak mo ngayon, i-reinvest mo. Okay, I'm not saying na i-reinvest mo sa ibang networking, ha? Or i-reinvest mo sa ibang negosyo. Okay, madidipokus ka nun, no? Importante yung, ano, yung focus. Okay, so i-reinvest mo. Paano reinvest yung sinasabi ko? Okay, ganito. Sabihin natin, i-reinvest mo sa advertising. Tumari, kumita ako ng 100,000. Well, hindi ko ibibili yan ng Louis Vuitton. Okay? hindi ko ibibili yan ng Hermes. Okay, kasi, ewan ko, magiging diretso ako. Kasi minsan may mga apply na nagsasabi, ibili mo ng ganito para pang-forma agad. Okay? Eh minsan yung 100,000 inubos lang sa pang-forma eh. Wala namang marketing doon, forma lang yun eh. Okay? Okay naman na hindi branded muna yung damit mo. Basta as much as possible, presentable ka. Hindi ka madungis tignan, mabango yung amoy mo. Okay, presentable ka sa tao, no? Hindi naman kailangan lagi naka-branded, no? Then, yung portion na yun, sabi mo na sa 100,000, yung 20,000, i-reinvest mo sa ano, sa Facebook ads. Okay, para makapag-advertise ka ulit, no? Kasi whatever we are earning now, hindi lahat yun sa atin. Okay, kailangan nating paikutin ulit yan, negosyo. Okay, ano pa yung type na reinvestment na pwede mong gawin sa ano, sa business? Okay, aside sa ads, i-reinvest mo sa mga tao mo, sa mga downlines mo. Sabihin mo, kumita ka ng 100,000. At siguro yung 5,000, i-invest mo sa keeping sa mga tao mo. I-treat mo sila sa ano, yung mga top leaders mo. I-treat mo sa kumari ng eat all you can, no? So, malaking bagay kasi yun, eh, no? Nagre-reinvest lalo na ang negosyo natin, tao. So, until na lumaki ng lumaki yung income mo, okay, so you keep on reinvesting, hindi dapat matatapos yan. Okay, tip number 8. Number 8 na tayo, no? Okay, so tip number 8, eto, another tip din. Kapag kumita ka ng malaki, huwag mo rin ubusin sa luho. Okay, make sure na may savings ka. Ayan, ang business kasi natin, okay, lahat naman ng business eh,
may ups and down yan. Okay, may time na mababa ang commission, may time na malaki. So, what if sabihin natin, inuubos mo lagi yung ano, yung income mo, biglang bumaba yung commission mo for the month. Ano ang mangyayari sa'yo? Mamutang ka. Okay? So, dapat meron kang pantabi. So, importante yung financial management. Kaya may advice ko, kapag kumikita ka na ng malaki, or bago ka palang kumita ng malaki, aralin mo na kung paano mag-manage ng finances. Okay, kasi sa totoo lang talagang nakakabaliw ang kita sa networking. Darating sa point na yung 100,000, yung 200,000, yung 1,000,000, hindi mo alam kung saan nanggagaling eh. Okay, pag wala kang control doon, very dangerous yun. Okay, kasi minsan, kumbaga parang luho na lang binibili mo, mga bagay na hindi kailangan until ma-realize mo, nag-depreciate lang siya. So, sayang. Okay, yan yung tip ko. Okay, number 9, dapat lagi kang maging grateful sa mga tao sa paligid mo. Okay, tandaan mo na kaya ka kumikita ng malaki, lalo na sa mga business partners mo, no? Kaya ka kumikita ng malaki, hindi dahil magaling ka. Okay, part lang yun. That's a small portion. Kaya ka kumikita ng malaki dahil may mga tao na magagaling din sa ilalim. Okay, kailangan, kaya maging grateful ka rin sa mga downlines mo. Unang-una, ang downlines mo, hindi mo empleyado. Okay, they are your business partners. Same level kayo. So, dapat maging grateful ka kung ano yung nagiging effort din nila sa'yo. Okay, ito, last tip. Okay, number 10. Ayan. So, sa number 10 lang, ito na. Mahalin mo yung, ano, yung mga nasa paligid mo. Mahalin mo yung company. Mahalin mo yung family mo. Mahalin mo rin yung mga business partners mo. Okay? Kasi lahat yan nagko-contribute sa ano, sa success mo. Okay? Hindi ka magiging top earner or magiging saglit lang ang success mo kung wala ka appreciation, wala ka pagmamahal sa nasa paligid mo. So, it is important na kahit nagsisimula ka pa lang, mahalin mo yung company mo, okay? Ito, last, ayan, bonus tip. May bonus. Okay. Ito, may tuturo ako sa inyo, no? So, you apply the 80-19-1 rules. Okay, ano yun? Ano ibig sabihin the 80-19-1 rules? Okay, 80% production, 19% training, 1% problem solving. Okay, so alam ko sa mga napu-frustrate na sa networking, yung 1% sa inyo nagiging 100%. Ano yun? Yung problem solving. So, anong gagawin ko kapag ganito? Anong gagawin ko kapag ganyan? Kung mapapansin mo, doon ka na napu-focus. Minsan, kailangan mo ipocus yung sarili mo doon sa 80%. Ano yung 80%? Yun yung production. Ibig sabihin, bago mo problemahin, gawin mo muna. Kapag may hindi mo alam, pumasok ka sa 19%. Ano yung 19%? That's the training. You have to equip yourself. Okay? So, yun yung 10 plus 1, 11 tips ko ngayong gabi. Nice. Okay? Ayan. Okay. So, ganda. Nag-take note. Take notes ako kasi itong 18-19-1, ngayon ko lang ito narinig. Ang ganda nito. Siguro kung nung ano, nung beginner pa lang ako na nalaman ko tong 18-19-1 na to, siguro ang laki nang naisave na time sa akin. Tama. Kasi most nung nag-start ako, yun talaga yun, nasa problem solving ako palagi eh. Diba? Kinukulang yung production, puro problem solving lang. Hindi pa dumadating yung problema, pinoproblema ko na. So, ganda, sobrang ganda ng mga tips. So, ngayon, i-recap natin ng konti yung mga tips na binigay ni Sir Ed and magbibigay rin ako ng napansin ko dito sa mga binigay niyo ng tips. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!